Maraming salamat sa ating dating chairman, ang buting Benhel Abelos, sa kanyang pagpakilala. At sa inyo pong lahat, ako'y nagpapasalamat. Magandang gabi po sa inyo. At salamat po sa napakainit na sanubog na ibinigay ninyo sa akin ngayong gabi na ito. Mabuhay po kayong lahat. Pinapaabot po ni Mayor Inday Sara ang kanyang pababati at pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagkalahok dito sa ating munting rally. At bukod pa ron, siya po ay bumabati sa inyo sa araw ng mga puso. Magbibigay pugay lang po ako sa lahat po ng mga tigamandaluyong at ng pamilyang Abelos. Sisimulan ko po kay Chairman Ben Abelos na susunod na punong lungsod ng Mandaluyong, si Mayor Menchie Abelos at lahat ng mga konsehal ng lungsod ng Mandaluyong, lahat po ng mga opisyal, mga barangay chairman, officials. Maraming salamat po sa inyong pagdating ngayong araw na ito. Ako po ay naaalala ko po ang nabanggit ni Benhur tungkol sa nakaraang 2016 nung nandito po rin tayo dito sa lugar na ito at tayo ay nagkasama-sama. Hindi lang po tayo nalalangin, hindi lang nalalangin po tayo na tayo makaupo. Ngunit, iba po ang naging plano ng Panginoon para sa atin. Hindi po maging Vice President, ngunit sa aking palagay ay nagbigay sa akin ng pagkakataon para mas makapagsilbi pa sa ating minamahal na Pilipinas, sa ating minamahal na kababayang Pilipino. Kami po ni Inday Sara ay kami po ni Inday Sara ay umiikot po sa ating buong bansa sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan. At aming isinisigaw ang aming hadhikain ng pagkakaisa. Kaya naman po kami ay tinatawag na unity, dahil unity po ang aming layunin, ang aming pangarap para sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ay kasalukuyan ay dahang-dahang lumalabas po sa krisis ng pandemya. Ngunit, kahit na malampasan na natin ang krisis ng pandemya, ay haharapin pa rin natin ang krisis ng ekonomiya na dinanal din ng pandemya. Marami po tayong gagawin. Kailangan po natin ayusin ang mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, ng ating pamahalaan. Manginig na kami, Chris. Kailangan natin ayusin ang agrikultura para tayo po ay may sapat na pagkain na kahit na magkaroon ng krisis ay hindi tayo umaasa na bumibili lamang sa ibang bansa. Kailangan natin ayusin ang ating healthcare system. Magtayo po tayo ng ospital. Kailangan po natin buhayin ulit ang industriya ng turismo para magkaroon ng trabaho. Kailangan po natin tignan lahat po ng ating ibang-ibang sektor, lalo na yung mga maliliit na negosyante na tinamaan ng napakabigat ng pandemya. Lahat po ay ating kailangan gawin. Lahat na po ito ay ating kailangan gawin. Ngunit paano po natin sisimulaan lahat yan?
Sisimulan po natin yan sa pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Ito po ay ang aking adhikay. Adhikay ng pagkakaisa dahil tapat po ang aking paniniwala na ang unang hakbang na ating dapat gawin ay ipagsama-sama at ipagbuklod-buklod ang galing, ang husay, ang sipag at ang pagmamahal ng bawat mamamayang Pilipino para harapin kahit anong hamon na idadala sa atin ng panahon. Kaya naman po, tuloy-tuloy po ang pagsigaw namin ng pagkakaisa. At itong pagkakaisa ay sa aking paniniwala ay nasa ugali na ng Pilipino. At napakakailangan na nailabas natin ulit. Bakit naman po ba? Dahil po, alam po natin na sa lahat ng kasaysayan ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil ang mga Pilipino ay nagtulungan. Dahil ang mga Pilipino ay nagmamahalan. Dahil ang mga Pilipino ay sabay-sabay gumagalaw para tulungan ang kanyang kapwa Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Alam naman po natin na isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, ay isang tao lamang. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin at magkapit-bisig ang ating mga mamamayan at sabay-sabay gumagalaw, lahat po ng hamon haharapin po natin at hindi lang tayo makakaraos kundi tayo sisikat pa. Hindi lang tayo babalik sa dati kung hindi tayo haharap sa mas maliwanag at mas maganda na kinabukasan. Sa aming pagsigaw ng adhikain ng pagkakaisa ay naririnig po natin ang sagot ng taong bayan. Nung nagsimula po, ang sagot na yan ay parang bulong lamang na naririnig natin sa malayo. Ngunit habang tumatagal po ang panahon, naririnig natin na yung bulong na yan ay dahang-dahang lumalakas, dahang-dahang dumadami ang mga kasama natin, ang kasapi dito na sa naging kilusan ng pagkakaisa. At ngayon na na pinanggalingan ang bulong, dahan-dahan nating naririnig ang tunay na tinig ng sambayan ng Pilipino. At ang tinig ng sambayan ng Pilipino ay nagmula sa bulong at ngayon ay sigaw na. Nagsisigaw lahat ng sumasama sa kilusan ng pagkakaisa. At ang sinasabi ng ating mga mahal na kapwa Pilipino, kasama ako dyan sa pagkakaisa. Kasama ako dyan sa pag-uunlad ng ating bansa. Kasama ako dyan para sa pagpaganda ng Pilipinas, para sa pagtulong ng kapwa Pilipino, para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi naman po siguro kataka-taka na ganyan ang naging sagot sa atin ng ating mga kababayan. Dahil po, maraming katangian po ang Pilipino at marami po kinikilalan na pagpagaling, magaling ang Pilipino. Ngunit, ang pinakamahalaga na nasa kultura natin, na nasa ugali natin, ay ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay matulungin. Ang Pilipino ay lahat ay ginagawa upang tulungan ang kanyang kapwa. Hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulog. Hindi naman po tayo nagsasabi na sila ay mali at tayo lang ang tama. Hindi po yan ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ay tutulong. Kapag nakita natisod ang kanyang kapwa Pilipino,
ay ibibigay ang kanyang kamay upang makapaghandog ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang minamahal na kapwang Pilipino. Yan po ang ugali ng Pilipino. Yan po ang dapat natin ibalik, hindi lamang po sa larangan ng politika, kung hindi sa lahat ng ating lipunan upang pagandahin uli natin ang Pilipinas. Kaya po, nagsimula na po tayo dito sa kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin ang pagkakaisa na yan. Pagandahin po natin ang Pilipinas. Magkapit-bisig lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayan, lahat ng sektor. At sabay-sabay, maharapin ang ating kinabukasan. At kapag natin nagawa yun, hindi lang po tayo babalik sa tinatawag na sitwasyon na dati, nung nakaraan, bago yung pandemya. Tayo po ay pasisikatin natin po ang Pilipinas muli. Sisikat muli ang Pilipinas at tayo'y makakaharap sa buong mundo. At isisigaw natin sa kanilang lahat, ipagmamalaki natin sa lahat. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong ating nasimulaan na kilusan ng pagkakaisa. Pagpatuloy po natin ang ating ambisyon, ang ating layunin, ang ating pangarap para sa ating mamamayan. Ipagpatuloy po natin lahat ng ating magawa upang tulungan ang kapwa, upang tulungan ang Republika ng Pilipinas. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kung gawin po natin yan, kung ipagpatuloy po natin ang kilusan ng pagkakaisa, ay tayo rin ay magtatagumpay. Aabutin po natin ang ating pangarap. Hindi lang po ang tagumpay sa darating na halalan, ngunit ang tunay na tagumpay na pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang panaginip, ang pangarap, yan po ang layunin. At sa pag tayo ay makapagsigaw muli na nagkaisa na ang sambayan ng Pilipino na tumutulong ang bawat isa para pagandahin ang buhay ng bawat isa, na lahat ay nananalangin na tayo ay makarating sa mas magandang kinabukasan kesa sa pinaroroonan, makikita po natin na sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang Mandaluyong! Mabuhay ang Pilipinas! PM! PBM! PBM! Narinig ko na naman yung linya na yung huli. Nakakatulo ng luha. PBM! PBM! Mas malakas! PBM! PBM! Mga kaibigan, ngayon higit sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo, BBM. Ngayon, higit sa lahat, naramdaman namin kung gaano kasarap maging isang Pilipino. Mga kaibigan, ang talento ni Cheche Pablo Santo.
BBM ni Mayor Inday Sara ng lahat ng mga senator yabong Atty. Ben Arapalos, Mayor Benji, lahat ng ating mga konsehal sa pamuno ni Vice Anthony. Maraming 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 salamat. Tandaan natin, mandaluyong sene, gawa hindi salita, mandaleno disiplinado. Direct Worthy Candelaria and Attendee Production. Maraming salamat din our overall director, Jimmy Isidro. Salamat sa lahat ng ating mga kapitan, mga kagawad, KKM, mga bisita. Grabe! Kay Isko, kay Lady, walang ganito. Salamat. Lalo kay Pacquiao. History, mga kaibigan! The biggest proclamation rally ever organized by an LGU.